Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Mga kapatid, bukas ating ipagdiriwang ang dakilang pag-akyat ng ating Panginoon, no? Ibig sabihin, malapit na o tapos na ang kanyang pamamalagi sa lupa. Siya ibabalik na kung saan siya nanggaling. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, napakinggan natin ang tungkol sa paghingi ng anumang bagay sa ngalan ng ating Panginoon. Sa mga nakaraang ebanghelyo, madalas bigyan diin ito ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang mga alagad ay may karapatang humingi sa kanyang Ama sa pamamagitan ng kaniyang panalangin. Siguro ay maganda nating pagnilayan, ano nga ba ang mga nilalaman ng ating mga panalangin? Ano nga ba ang nilalaman ng ating mga pagsusumamo sa Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay naghihirap o may kinaharap ng problema? Minsan sa buhay natin, hindi natin kailangan baguhin ang desisyon ng Diyos sa mga ating mga panalangin. May mga panalangin tayo na kailangan tayo mismo yung magbago. Yung puso natin ang kailangan magbago. Kailanman, dapat ang ating mga dinarasal ay hindi upang baguhin kung ano ang iniisip, kung ano ang pinaplano ng Diyos sa atin. Kundi tayo mismo yung sumunod sa kung ano ang plano ng Diyos. Mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang ating pangailangan. Alam ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay. Alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Minsan talaga, kailangan lamang natin maglambing sa Kanya. Siguro'y bilang mga anak, tayo ay naglalambing sa ating magulang na minsan'y pagbigyan ng ating mga gusto. Alam ng Diyos kung ano ang Kanyang ibibigay, pero hindi rin masama na tayo'y maglambing sa Kanya. Yung bang ating dinarasal, talaga bang ito ay para sa ating ikabubuti? Yung bang hinihingi natin sa Diyos, talaga bang ito ay para sa ating kapakanan? Iyon dapat yung ating magandang pagnilayan ngayong tayo ay nadiriwang ng Santa Misa. Dapat bang ang ating mga panalangin, ang ating mga hinihingi sa Diyos, talaga bang ito ay kailangan natin? Kasi malaki ang pagkakaiba ng gusto sa kailangan. Kapag kailangan natin, dapat ang Diyos ay maibigay ito sa atin. Dapat ang Diyos ay masabi natin sa ating sarili na ito ay Kanyang ipagkakaloob. Pero kung ito ay gusto lamang natin, siguro baka nga dapat nating baguhin ang ating mga panalangin. Mga kapatid, yung ating pagdarasal, yung ating mga hinihingi sa Diyos, nakahulugan lamang na tayo bilang Kanyang mga anak ay may matinding pangailangan. Tayo Kanyang mga anak ay nakakaranas na matinding paghihirap. Kaya nga tayo humihingi. Ibig sabihin, hindi tayo mayabang. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamalaki. Sa harap ng Diyos, tayo bilang Kanyang mga anak ay walang may pagmamalaki. Yung ating mga pagdalangin, yung paghingi sa Kanya ng ating mga pangailangan, nangahulugan na minsan sa ating buhay, kailangan natin ng Diyos na handang tumugon sa ating mga pagluhog at mga panalangin. Alam po ninyo, sa aking pamamalagi sa dambanang ito, sa simbahang ito, na-realize ko na ang mga Pilipino ay sakitin. Ito yung ating madalas hingin sa Diyos, magandang kalusugan. Kaya yung inyong pagparito, mga kapatid,
tayo ay mga sakitin. Tayo ay mga sakitin, hindi lamang siguro sa physical, kundi lalatigit sa spiritual. Nangungulila tayo na paggalingin tayo ng Diyos sa anumang sakit na meron tayo. Kaya yung inyong paglagi rito, pagpunta sa dambanang ito, hindi dahil iba yung Diyos sa inyong mga parokya, hindi dahil iba yung Diyos yung inyong mga simba, sa inyong mga simbahan, kundi yung inyong pagpunta rito, pagkapakita ng inyong pagmamahal, hindi lamang sa ating patron, Santo Padre Pio, kundi sa Diyos. Siguro'y yung inyong paglagi rito, pagpunta rito, ay sumisimbolo na kayo ay nanlalambing sa Diyos. Sapagkat alam natin na ang Diyos hindi tumatanggi sa mga bagay na kailangan natin. Kaya sa pagdiriwang ng Santa Misang ito, ipagdasal natin yung mga bagay na kailangan natin. Hingin natin sa Diyos yung mga bagay na sa alam natin magpapaunlad at magpapalalim ng ating malalim na relasyon sa ating Panginoon.